Welcome back dito sa channel natin. Nandito tayo ngayon sa LRT Monumento Station. Meron ako nakita na isang post sa isang commuter group sa Facebook tungkol sa isang footbridge dito sa Monumento na ilang taon na pala na hindi natapos at napabayaan na. Pagbaba mo dito sa LRT Monumento Station, meron ditong daan na napapunta sana dito sa isang footbridge. Pero pagdating mo dito sa unahan, makikita natin na ang footbridge na dadaanan sana ay putol at hindi ito tapos. So ayan guys, makikita natin, ito yung walkway na diretso doon sa Monumento Station. Konektado na rin ito dito sa isang footbridge na paakyat sana sa ibabaw ng linya ng LRT papunta doon sa kabila. Ano kayang nangyari sa proyektong ito at bakit ilang taon na hindi pa rin tinapos ang footbridge na daanan sana ng mga tao patawid doon sa kabilang side? Ang sabi doon sa Facebook post, matagal na raw pala ang proyektong ito. Mahigit 5 years na, almost 10 years na, at hanggang sa ngayon hindi pa rin ito tapos. Kaninong proyekto kaya ang footbridge na ito dito sa Monumento? Ito ba ay project ng LRT o project ng ibang ahensya ng gobyerno katulad ng MMDA, Department of Transportation o di kaya DPWH? O di naman kaya proyekto ito ng local government ng Caloocan City? Anyway, kung sino man ang nagpatayo sa proyektong ito, sana tapusin na nila yan nang mapakinabangan naman ng mga tao. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung bakit mahalaga sana na matapos ang footbridge na ito sa Monumento at makakatulong na mabawasan ang traffic dito sa Rizal Avenue. So ayan guys, makikita naman natin dito, sarado dito sa baba ang hagdanan paakyat sa footbridge at doon nga sa taas ay makikita natin na putol at hindi pa ito tapos. Siguro merong dahilan kung bakit hindi tinapos ang pagtatayo sa footbridge dito sa Monumento. Dito sana tatawid yung mga tao papunta doon sa kabilang side ng Rizal Avenue. So ayan guys, makikita nyo naman matraffic dito sa ilalim ng LRT dito sa Monumento. Isa sa mga dahilan niyan ay ang pagtawid ng mga tao dito sa harap ng SM papunta doon sa kabila dahil isa lang ang tawiran dito at magkakalayo yung iba pang mga tawiran. Sayang naman ang footbridge na ito na makakatulong sana na mabawasan ang traffic dito sa Monumento kapag dito nadadaan yung mga tao at hindi natatawid dyan sa kalsada. So ayan guys, ito na ipapakita ko sa inyo gaano karaming tao ang tumatawid dito. Isa sa mga dahilan kung bakit matraffic dito sa Monumento dahil sa mayat maya pagtigil ng mga sasakyan sa dami ng mga tumatawid. Di naman natin masisisi ang mga tao dahil wala naman kasing ibang tawiran. Yung iba nga minsan buwis buhay pa ang pagtawid. Kung meron lang sanang footbridge o natapos yung footbridge doon at nilagyan na ng harang ang kalsada dito, hindi natatawid dito sa kalsada at mababawasan na ang traffic.
So ayan guys, nandito na tayo sa kabilang side ng kalsada. Ayan, makikita naman natin, napakalapit lang sa tawiran yung hindi natapos na footbridge. Dadaan yan sa ibabaw ng LRT Line 1, katulad doon sa footbridge sa Doroteo Jose Station. Hindi ba mga proyekto ay may budget naman bago ito simulan? Bakit hindi natapos ang footbridge? Ano kayang mabigat na dahilan kung bakit hindi natapos ang footbridge pagkalipas na ng ilang taon? So ayun guys, nakita nyo naman dun sa baba kung gaano kaimportante ang footbridge na ito kung natapos lang sana. Anyway, kung sino man ang gagawa sa proyektong yan, sana tapusin na nila para mapakinabangan naman ang mga tao. Pasok muna tayo dito sa SM City Grand Central na katabi lang ng LRT Monumento Station. Para sa mga hindi pa nakapunta sa mall na ito, napakaganda na ng SM City Grand Central. Ito ay isang bagong mall na itinayo dito na kapalit ng lumang Grand Central Mall na nasunog. Nabili ng SM yung lupang kinatatayuan ng lumang mall na nasunog at dito na itinayo ang bagong SM City Grand Central. Nakita nyo naman kanina sa labas kung gaano karaming tao dito sa monumento. Ganon din dito sa loob ng mall kung saan napakarami ang mga tao dito ngayon. Isang strategic na location ng SM City Grand Central dahil connected nga ito sa LRT Monumento, kaya diretso na dito sa loob ng mall ang mga tao paglabas pa lang ng LRT. Bukod sa napakalawak ng mall na ito, napakaganda din ng interior design. Ang bagong SM City Grand Central ay binuksan noong November 2021. Ang mall na ito ay merong 5 floors. Napakarami mga retail shops at mga restaurants ang makikita dito. Meron din itong supermarket, department store, cinemas, chapel, at marami pang iba. Anong masasabi nyo sa mga development dito sa monumento? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.